Hello guys! Kamusta kayong lahat? Nawa na sa mabuti kayong kalagayan at layo man sa anumang sakit. Ako po si Judy Tanaka. And guys, magluluto tayo ngayon. Ang ating ulam for today is ginataang kalabasa. Tara na at papakita ko sa inyo ang mga ingredients. Guys, meron tayong kalabasa. Ayan, pahiwa. Cubes lang ating pahiwa. And then, meron tayong pork din. And, syempre, meron tayong pork cubes, pang lasa. And then, meron tayong beans, green beans. And, meron, nilagay ako na siya ho, guys, ng okra, and may talong, at saka ampalaya. Syempre, hindi mawala ang ating sibuyas at bawang. And, guys, ang ating ingredient, at saka, syempre, hindi rin mawala ang ating ginataan. Kaya may gata kasi kaya yung coconut milk. Okay, proceed po tayo guys ating lulutuin. Sana magustuhan ninyo po ang aking menu for today. Tara na, luto na tayo. Hindi ko na po pinakita sa inyo guys ang paghiwa ko. Kasi, stricto si Lola, okay? Kaya, itinago ko na lang. Chinap ko na lang. Ayan guys, tara na. At, umpisa na natin. Guys, nasa medium heat lang tayo guys ha. Okay, maglagay muna tayo ng ating mantika. Okay. Painitin lang muna natin guys ang ating mantika. Kasi igigisa muna natin guys ang ating pork. Okay. I think mainit-init na ito, no? Matalsik-talsik kasi may tubig pa kaunti. Kunahin ko na po guys ang sibuyas. Talahati lang. Muro ko kasi guys. Sibuyas na lang po. Hindi, may pang sibuyas na talaga. Marami yung nilagay ko guys. Kasi siyempre ilagay ko na rin ng bawang. Yung basket na yan. Okay, dali-dali ko na yan. Lagyan natin ng bawang. Okay, huwag na natin antay na mag-golden brown. Siyempre, lagyan na natin ang ating pork. Lagyan natin guys ang ating pork. Guys, ang pork natin guys, nilagyan ko sa kaunti ng spirit para naman ano, may mga platin tayo. Ilang nilagyan ako ng panahon. Ayun, ihalo natin siya. Ito, antay natin ng golden brown. Iba't iba naman ang diskarte sa pagluluto kasi ng ano eh. Ng ginataang kalabasa. Kasi ako mas gusto ko may ang karne may halong spirit. And then, sa gulay, gusto ko maraming gulay. Ayan, antayin na natin siya guys na golden brown at balikan natin. Golden brown siya, pwede natin lagyan pa ang tumula ng tubig. Yun. Kaunti lang para kumulo-kulo siya at lumambot. At saka natin na may ilagyan natin na gulay-gulay.
Ayan guys, tumulo na rin siya. Kumunti na yung ating tubig. Siguro, lagyan na natin siya ng ulang gata natin. Okay, maglagyan na po tayo ng ulang gata. Hanap milk. Mahal-mahal lang natin yan. Para lumambot-lumambot pa mamaya. Bali, tatlong gata ito ang ilalagay ko, guys. Para malapot. At syempre pala, ang nakalimutan ko kanina sabihin, mayroon tayo ditong alamang bagoong. Ayan, bali, ilagay natin yan mamaya sa panglasa. May naiwan pa palang kaunti. Kaya, tamang-tama magagamit natin yan sa ating ginataang kalabasa. Guys, ilagyan natin siya ng tatlong sili na maanghang. Haba. At saka po, medyo malapot ng ating gata. Siguro lagyan ko na po siya ng kalabasa. Half nito. Para makita natin kung madali ba itong gumambot ng kalabasa natin. Matagal. Kasi babe, bawal bang uri dito ang kalabasa ng sinimon. Minsan, matigas. Unti-unti na natin ilagay ang ating ingredients. Pirihin muna muna natin ang ating kalabasa. Tsaka siling haba. And antay pa natin guys na lumapot pa ang gata kasi may pang last pa tayong ilalagay na gata dyan guys. Mas masarap na mas malapot. And guys, nilagyan na natin siya ng kaunting kulay-kulay dyan. Ilagay natin ang panghuling gata natin kasi... At syempre, hindi pa natin nilalagay yung ating buong kalabasa na meron tayong naiwan kalabasa kanina. Kasi matagal palang lumabot ito, oh. Kaya kaunti tinaray ko muna lagyan yung iba. And ayan, tapos ito din kaunti munang green beans ang nilagay ko para may kulay lang siya. And mamaya ilalagay na natin yung, antay na natin ng 10 minutes. Pwede natin na ilagay siguro ang ating bagong alamang, no? Tapos ang ating naiwang kalabasa, ito pa po guys. Ayan, tsaka ito pong ating green beans. Ayan, mahaba. Tsaka, syempre ito pong ating ibang ingredients. Ayan, ilagay natin yan mamaya. Sige, takpan muna natin guys. Aantay muna natin ang 10 minutes or 15 minutes. Okay guys, malapot na ang ating gata dyan. At itong kaunti na ilagay na natin siguro ang ating naiwang bagong alamang. Ayan, ibubusan natin yan. Ilagyan ko na lang siya ng tubig para malinis. Sayang naman kasi kung hindi na maubos. Ayan. 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 Kasi kaunti na lang naiwan ang bagong alamang natin guys eh. Tsaka, pwede na natin ilagay yung matagal talagang lumambot ang ating kalabasa. Kaya, pwede na natin siyang isahog lahat ang ating kalabasa kasi inabot ng 15 minutes. Anong kalabasa to? Grabe to ah. Okay, ilagay na natin siya lahat. Ayan, kasi para maisabay na rin siya maluto ang ating gata. At, syempre, ilagay ko na rin ang ating naiwang paunting Dagdagan lang natin siya kaunting green beans kasi mamaya-maya ko pa. Ang dami nito kasi. Para hapok lang yung gulay. At syempre, sipsipin ng gata yan mamaya, mawawala niya. Kaya, ayan, ihalo natin. At mamaya, tikman natin kasi meron naman tayo dyang patis and pork cubes. Ayan. Ayan, kaya muna natin siya guys, takpan. Ang time pa siguro natin ng mga siguro 10 minutes. Ayan guys, medyo malapot na. Lagyan natin siya guys ng 2 tablespoons ng patis. Try natin ang lasa. 1, 2. Lagyan natin ng patis. At tinagay na natin po yung ibang gulay. Pero yung ibang gulay, nandito pa po sa akin kasi... Ayaw kong maluto ang ibang gulay, no? Dahil lang. Tsaka, takpan natin at lasahan natin mamaya.
At panghuli natin ilagay itong ating cork cubes, no? Okay, mamaya ulit. And guys, nakita nyo naman, nagkulay dilaw na ang ating ginatang kalabasa. Kasi guys, malapot na malapot na ang gata. Kaya, ayaw din natin guys na malutong-maluto ang ating mga gulay dyan na inilakit. Katulad ng palaya, nilagay natin at saka nilagay po natin ang okra. And sitaw, syempre, palakit na yun sa ating kalabasa. Ayan, ay nilagay ko na po ang ating pork cubes. Ito po, isa lang. Dito ko siya ilagay. At haluin ng, huwag masyadong ihalo-halo, ano, kasi baka madulog ang ating mga gulay. Ayan, nilagay ko na po siya ng eggplant, talong, pampakulay. Ayan po yung, ano ko guys, tapos yung magluto ako, gusto ko, ano, maraming gulay. Okay? Bali sa gidit-gidit lang guys, o kasi no, ano na talaga guys, ang lapot-lapot na niya. Ayan. Look yummy. Ayan, takpan natin at balikan natin mamaya. Takpan na natin siya ng siguro 4 minutes at saka balikan natin. Guys, naluto na po ang ating mga gulay. Luto na po ang ating ginataang kalabasa. Ayan, look yummy na. Bali, medium heat. May malit na ano. Hindi masyado malakas ang apoy. Ayan, kain na lang natin siya. At naluto na rin ang ating ginataang kalabasa. Oops, ito na po ang ating, wow, look yummy. Ayan po ang ating finished product ng ating ginataang kalabasa. Sana guys, nagustuhan po ninyo. Kain tayo. Ayan, may kanin tayo dyan sa tabi. At saka, ito ang ating ginatang kalabasa. Ayan. Tara na, kain tayo.